Okay, Miss Dulce, stand by. 5, 4, 3, 2. Aku ang nagugi, naitago ko ang damdamin kong sawi. Ang sabi nila, ako'y larawan ng bigay at saya. Mapalataw ako sa pag-iisa at nalimutan daw kita. Sa ating patimpalak ay walang iba kundi si Marites Lambedo! Tay, nanalo po ako! Tay! Naku, ang galing-galing mo, anak! Grabe, ang kaba ko dun, Tay! Halos may hinang ako dun sa itaas eh. Tay, salamat nga pala sa pagsama sa akin dito ha. Ito na yata ang pinakamasayang araw ko. Naku, manang mana ka talaga sa akin at sa nanay mo. Kaya wag mong intindihin yung mga naiingit sa'yo. Aba, eh ang ganda yata ng boses mo at ang ganda ng anak kong kampiyon. Oh, aba, eh meron ba sila nito? Wala sila niya. Naku, halika na. At nang mailuto na natin to, ha? Nanalo ka na, may pasalubong pa tayo. Magagaling din po ba yung mga kalaban mo doon, ate? Oo naman. Pero, mas ginalingan ko talaga at ang iniisip ko na lang yung premyo. Tay, sa susunod, sama po ako para mapanood ko naman po si ate. Oo. Ako, alam mo bang walang panama yung mga nandoon? Ang ate mong pinakamahusay. Aba eh, pagkanta pa lang ng ate mo, alam ko na kagad na ang ate mo mananalo. Oh, ay may pera ba namang premyo? Wala po eh. Ay nako, kain na tayo, kain na. Sarap nito. Oh. Oh. Nay, kain na rin po kayo. Mamaya na, tinatapos ko pa to. May binayad na si Mrs. De Vera dito eh. Oh, kaya bukas ha, idaan mo to sa kanila. Opo. Huwag mong kalilimutan yung balanse dahil pamalengke natin yon, ha? Opo. Baka naman maglaro ka na naman. O siya, kalimutan kain mo na. Na naman. Kain na, kain na, kain na. Sarap niyan. Teya, pakinggan mo ako ha. Gayahin mo ito ang tono mo. Nakuha mo ang tono. Next, Marites, ikaw na. Tingnan natin kung makakasali ka rin sa choir, katulad ni Thea. Kagayahin mo yung ginawa niya, ha? Ulitin natin. Ang sabi ko, gayahin mo lang yung ginawa ni Thea. Okay? Marites, eh bakit ba ganyan ang boses mo? Ano bang pinapakain sa'yo? Mali po ba yung tono ko, ma'am? Sige, isa pa, ulitin natin, ha? Hala, boses lindol. Sige, maupo ka na nga. O, class, open your notebooks, kopyahin itong sinulat ko sa pisara at iche-check ko yan mamaya. Boses lindol! Ano ba pinapakain sa inyo sa bahay?
Dikya, bakit? Akala mo naman ang gaganda ng boses. Sabihin pa naman ako ng boses, Lindol. Hayaan mo sila, ate. Sabi ni tatay, naiingit lang sila sa'yo. Saan sa susunod iba na yung teacher doon? Magpaturo ka na lang kay nanay para matuto ka kumanta ng tama. Sabi naman ni tatay, wala naman daw mali sa pagkanta ko. Manang-mana nga daw ako kay Inay sa pagaling sa pagkanta eh. Uy, ate! Yan ang plano! Saan kaya pupunta yon, ate? Yan? Siguro sa Amerika. Sa mga ibang bansa. Balang araw, makakasakay rin ako niyan. Sama ka, ate, ha? Oo naman. Doon! Doon kita ilalagay. Sa may puwet ng aeroplano. Ikaw talaga, ate, eh! Kunin mo ako, ah! Marites! Marites! Po! Ikaw ang bata ka! Po, ba't ganyan ang tsura mo? Halika nga't magbihis ka! Bakit po? Sasama kita sa audition! Talaga po? Ay, talaga talaga na po natin! Kay Barbarida! Abigail, ano ba ito? Diyos mio! Ano ba itong pinadala po rito? Ay, thank you! Abigail! Abigail! Ano ba nangyayari? Para namang may damay ng patay dito ang mga boss nila parang punebre. Mga mukhang nangangaluluwa. Wala na bang ibabag-audition dyan? Gandang TV ng boss. Ay, finally, tapos na. Ma'am, ako po po. Ah. Ikaw? Opo. Ma'am, parang awa niyo na po. Sayang naman po yung pinunta ko dito. Ano mo, pasensya ka na ha? Kasi tapos na talaga kami. Sige na, next time na lang ha. Please, oh, next time na lang, iha. Kasi sarado na kami ha. Bye! Bye, bye, bye. Huwag ka nang papapasok ha. Sabi nga, mga boses talaga ito. Ano ba yan? Uy, umuulan ah. Alam mo yung ano yung kanina? Asel, kuya, kuya. Sumanday. Ah, tapos na po ba yung ano, audition? Kakain lang sana muna kami eh. Pati po kaya yung mag-audition, kakain din? Break time. Malamang. Pwede niyo po kaya akong tugtugan? Saan ka, Daday? Hawang lang ang mga damgo, kawang lamang ang tanan. Aha! Perfect! Ang ganda ng boses mo! Ano ang pangalan mo? Marites po. Halika, lumapit ka, iha. Abigail, hindi mo ba ito nakita kanina? Ito ang mga boses na dapat madidiskubre. Sino kasama mo dito? Kauwi lang po eh. Ha? Kauwi! Habulin mo, sabihin mo kung nanay mo yon na isasama kita sa show. Talaga po? Ang ganda-ganda ng boses mo. At aayusan lang natin ito ng... Hoy, Bing! Ayusan ang buhok, ha? Ang buhok niya parang pugadlawin. Hmm. Madali lang naman yan. Pero ang boses, nandiyan dyan na yan. Sige, parinig pa ng boses mo. Sige. Opo. Hoy, kumpanyero! Hoy, sige! Alam niyo po ba yung usahay? Maganda, magaling, 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 magaling! Marites! Marites! Bakit ba tuwing pagkatapos ng klase, parati ka nagmamadali? May pupuntahan pa kasi ako eh. Pero, uuwi ka ba talaga sa inyo?
o kung saan-saan ka lang pumupunta. Alam bang may nagsabi sa akin na pumupunta ka daw sa Patay Sindi? Marites! O ano? Totoo ba? Totoo bang nagpupunta ka sa Patay Sindi? Burikat ka, no? Burikat ka! Burikat ka! Burikat! Hindi naman ako nagtataka sa offer nyo. Lumakas talaga ang negosyo namin magmula nang dumating yan dito. Kaya nga, interesado yung boss ko. Ilang beses bumalik dito dahil gusto siyang dalhin sa Maynila. Sagot niya ang pamasahe ng mag-ina, pati ang board and lodging nyo. Sagot nila. Eh, paano yung pang-araw-araw na panggastos namin? Pang-araw-araw. Sa bawat kanta niya sa bar, iba yung bayad sa kanya, iba yung allowance nyo. Ay nako, kilalang kilala ko yung kukuha sa anak mo. Hindi kayo niyang pababayaan na alagaan kayo niyan. Sige, kailan ang alis namin? Ah, ngayon na. Pag-usapan natin ngayon na. Ora mismo. Yan. Ito ang magiging kwarto mo. Ha? Ikaw lang mag-isa rito kasi yung mga banda at saka dancers, may kabila silang kwarto. Kanila yon. Ikaw lang mag-isa dito. Napakaganda naman po nitong kwarto na to, sir. Maraming salamat po. Bagay yan sa'yo. Ikaw ang star dito eh. Kaya dapat gagalingan mo, ha? Pag okay. Maraming nanood sa'yo, hindi lang yan ang makukuha mo. Marami pa. Hello! Oh. Hi! Naku, inaabangan ka na ng mga tao. Palitan mo yung suot mo. Okay, lalabas ka naman. Ah, sige. Sumunod na kayo, ha? Galingan mo, ha? Opo. Han? Ako nga po pala ang asawa ni Marlo, Leslie po. Palitan mo yung suot mo. Unang araw mo palang dito, gusto ko yung boses yung mapansin. Siyempre, onting patikim lang para bumalik-balik sila. Oo, palitan mo yung damit mo, okay? Oh, dahil alam ko ang pulso ng mga tao dito dahil ako yung maharap sa kanila. Siyempre, si Marlon, magaling talaga sa pera yan. Pero pagdating sa career, sa akin ka susunod. Sa akin ka makikinig. Opo. Sige po. Ako, sobra-sobra na po itong ginagawa niyo po para sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Leslie. Wala lang yan. Ako, wala lang yan. Mag-ready ka na dahil tatlong kanta na lang, ikaw na yung susunod, okay? Opo. Sige, sige, Nay. Bye! Sige, guys, ka na. Makinig ka sa sasabihin ko, ha? Magtrabaho ka lang ng maayos. Iiwas ka sa gulo, ha? Siguraduhin mong wala kang makakabangga. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ladies and gentlemen, presenting our newest discovery from the Queen City of the South, the powerhouse princess, Marites Riamedo! Gabiing nga mamingaw, mahilom na ang kalibutan. Kalito ko nagipukaw sa manindot mong larawan. Imo akong gihatkan, bati ko ang paghigugma. Imo akong giawitan, unya na hanaw ka. Gipangit ako ikaw sa tanan kong mga alam. Nay! Nay! Nay, yung mga bigay ni Sir Marlon sa akin.
Oh, grabe, may mga bag, mga damit, sapatos, ang gaganda. Ay, ito, para sa inyo daw po ito. Oh, talaga? Oh. Meron pa sa akin? Opo. Tapos may papadala po daw po kila Inday tsaka kila Tatay. Aba, eh, kaswerte naman pala natin, ano? Opo nga eh, ang bait-bait po talaga ni Sir. Grabe, Nay, ang gaganda. O siya, sige. Magbihis ka na. Dali mo na rin to sa taas, ha? Okay po. Ayan, maghahain na ako ng hapunan natin. Sige, Nay. Sige. May nagbigay sa'yo. Buti ka pa. Dami-dami mong admirers. Paamoy nga. Kumuti ka pa. Oh, may surprise ako sa inyo. May out of town tayo. Uy, sir! Wala mo ka saan? Out of town? Wala mo ka saan? Saan po? Sa Baguio. Wow! Iba ko na ang karating doon, sir. Ay, excited ako. Saan ba ako? Oh, sige, sumama ka na. Para huwag na sumama yung ate mo. Yay! Sige! Yay! Si Janet? Hindi pa nga po eh. Ah, ayun. Inutusan ko kasi na ano eh, bumili ng pasalubong para sa Ma'am Leslie mo at saka sa nanay mo na yun. Talaga po. Oh. Salamat po. Very successful ang ating show dito, ha? Tumutuwa sila. Oo nga eh. Kaya dapat mag-celebrate tayo. Ako, sir. Ganda naman po niyan. Susukat natin, ha? Hindi ko po ata matatanggap to. Hindi. Okay, yan. Bagay na bagay yan sa'yo. Ha? Bagay na bagay yan sa isang star na katulad mo. Salamat po. Yan. Ano? Sir! Ano pong ginagawa niya, sir? Sir, wag po! Wag po! Andiyan na ba yung mga pinadala ko? Oh, yan. Andiyan na pala eh. Nay, sukat mo na? Opo. Ito. Nay. Ito. May mga bago pang sapatos dito. Ito. Oh, bagay na bagay sa iyo. Tingnan mo. Oh, sukat natin. Ako na po, sir. Hindi na. Sige, natutulungan na kita. Ako na po. Ako na po. Gusto mo ba yan? Nagustuhan mo ba? Salamat po. Nagasama mo lahat. Ha? Kaya mahukong pa tayo ng maraming show sa labas, ha? Marami pa yan. Gusto mo? Opo. Sige. Sir, ako na po. Sige. Siya nga pala na. Para sa inyo yan, oh. Ipadala niyo sa probinsya. Bonus yan. Paano sumunod ka na doon, ha? Maraming salamat. Isuot mo yung bagong damit na pinadala ko, ha?
Marites, hindi ka na. Mukhang tontuwa ka. Tanggap ka ng tanggap. Akala mo ba lahat libre? Ha? Eto? Ayan, mukhang mamahalin. Kadalasan may kapalit yan. Handa ka bang magbigay ng kapalit? Ha? Gagamitin mo yung kukote mo. Pinoproteksyonan lang kita. Ayokong mapahama ka. Kaya huwag ang tanggap ng tanggap. Sir, baka po may makakita po sa atin. Basta, na-enjoy niyo ba yung show man niya? Salamat. Sige ha, enjoy na kayo. Ha? Kung ito galing? Ha? Ibibigay po. Sige. Salamat sa inumin, ha? Salamat din sa mga pagkanta mo sa na-request ko. Wala yun. Para sa'yo nga pala. Eh, bakit kaya hindi na lang ho kayo bumalik sa mga babae kasama ninyo doon? Hindi pa kayo nakontento sa tatlo, sinasama niyo pa ang anak ko. Nay, ano ba? Sensya na po. Mahanga lang sa anak niyo. Alam na alam po yung mga istilong ganyan, ha? Lubayan mo ang anak ko, sinasabi sa'yo. Nay, tama na. Nakakahiya. Nay, tama na yan. Sir, pasensya na lang po kayo, pero bumalik na po kayo sa silingan niyo. Wala po akong masamang intensyon. Ano wala? Nagsisinungaling ka pa. Nay, ano bang problema niyo sa kanya? Wala namang ginagawang masama yung tao. Kakaya binambastos niyo yung customer at pumapayag ka naman. Akala tuloy nito may gusto ka sa kanya. Bakit gusto mo ba siya, ha? Nay, walang masama kung kakausapin ko yung mga tao dito. Malisyosa ng isip niyo, Nay! Ay, dahil ang bastos na ito, Nay, abusado sa mga babae dito at isinasama ka at pumapayag ka pa. Nay, tama na! Bahala na nga kayo! Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, Marites! Bumalik ka dito! Nay, ikaw, bastos kang Nay, tao ka, Nay, ha? Wala kang respeto sa mga Nay, babae! Tama na, tama na po! Itinadamay mo pa! Lubayan mo, lubayan Nay, mo, Marites! Nay, tama na po! Pusta ka lalaki to! Nay, tama na po! Tara na po! Tara po yan. Salamat talaga, Art. Pasensya na kayo dito, ha. Bukas na bukas, papadala ko na ilang gamit na kakailanganin nyo. Para naman komportable kayo. Ay, naku, huwag mo na kaming intindihin. Okay na kami dito. Lagot tayo kay boss nito. Kung gusto mo, pwede ka pa bumalik doon. Ito naman, sinasabi ko lang. Lagot din naman ako. Baka hindi na ako papasokin doon. Pasensya ka na talaga, ha. Nadamay ka pa. Wala yun. Sige na. Magpahinga na kayo. Sige. Tara na, Marites. Doon na po kami sa kwarto.
Hello? Hello, Nenet. Oh. Uy, dahil magkasama naman daw kayo ni Martes dyan, bumalik na daw kayo agad dito. Eh, bakit mo sinabi? Eh, wala na akong nagawa. Eh, ang tinatanong. Ikaw talaga, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko dyan. Eh, bakit pati si Marites? Eh, tinatanong ako. Eh, ba't siya dinamay mo? Magkasama kayo, ano sasabihin ko? Init-init na ulo, mamaya ako. Ikaw talaga, lagot ako. Eh, basta. Lagot ako. Sorry na, basta bumalik na kayo dito. Mamaya, ako paanino. Sige na, tama na. Sige. Ako nang bahala dito. Sige na, bye-bye. Ikaw talaga. Uy! Burrito ko. Balita. Ayun. Tumawag na sila. Pinababalik ka na kaagad dun. Sabi ko sa kanila, ako na lang, pero... Siyempre, hindi naman pumayag si boss. Wala naman akong pinirmahang kontrata sa kanila eh. Ikaw, wala. Ang nanay mo, meron. Sigurado ako galit na galit na si nanay sa akin. Pag bumalik ako doon, papakialaman na naman niya lahat. Hindi na. Dahil ang tagal-tagal na, pinauwi na nilang nanay mo sa probinsya. Idedemanda ka daw ni boss kung hindi ka bumalik ka agad sa club. Good morning. Sino yung tumawag? Ah, wala. Wrong number kay aga-aga. Mauna na ako, ah. Hindi ka na ba kakain? Hindi na. Kasi baka malate pa ako sa meeting eh. Sigurado ka? Yeah. Mauna na ako. Umalis ka na din nagpapaalam. Umalik ka na sa apartment. Hindi mo na kailangan gawin to. Tatapusin ko na lang muna yung kontrata ko dito. Alagaan kita. Gusto mo bang tumira sa mas malaking bahay? Sa ibang lugar? Akong bahala sa'yo. Punta ako sa Amerika. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Pero ayoko na mangyari pa yung... Salamat, Art. Pero kasi may kontrata kaming pinirmahan dito para kumanta ako. At gusto ko rin naman yun eh. Hinding-hindi ko malilimutan yung mga ginawa mo para sa akin. Sana nandito ka pagbalik ko. Always be your number one fan. Uuwi na ako. Saan ka uwi? Saan ka uwi? Sa bahay mo o sa bahay na naman ng iba? Ano bang pakialam mo kung saan ako umuwi? Ano ba kita? Lakas ng loob mo magsalita, palibasa alam mo may sasalo sa'yo, ha? Ha? Mas magiging magandang buhay mo doon dahil Reyna ka doon? Bakit? Ikaw ang bida rito, ha? Ha? Masama ba akong amo? Ano ang problema mo sa akin? Hindi ako umalis dahil sa'yo. Ah, salamat at bumalik ka. At mas lalong hindi ako bumalik dahil sa'yo. Wala ka pang nararating ang yabang mo na, ha? Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito! Sino pinagmamalaki mo? Ha? Sino pinagmamalaki mo? Ano nangyayari dito? Mauna na po ako, ma'am.
That's great, Leslie. I know that, George. I understand completely. Artist din ako, so I know big deal to para sa'yo. At sa'yo rin, syempre. So pumapayag na ho kayo, ma'am? I told you, umpisa pa lang na malayo ang mararating mo. Besides, malapit na patapos yung contract mo, so it's time for you to fly. Yung quality ng boses mo, depth, range, lahat na. Sigurado ako pag-aagawan ka ng maraming record labels. Ang dami ko ng plans para sa'yo. Naku, pangarap ko po talaga magkaroon ng plaka. Hindi lang isa, maraming plaka. And as a matter of fact, may ginawa akong kanta na palagay ko, ikaw lang ang magbibigay ng hustisya. Maniwala ka sa akin, Marites. Makikilala ka sa kantang ito. Ito ang magbibigay sa'yo ng swerte. Sisikat ka ng husto. Let's drink to that. Yeah. Cheers. Cheers po. Sorry, natagalan ako. Ano nga pala yung kinikwento mo kanina? Yun nga. Kinukuha ko ni Jim na maging board ng OPM. Oh, why don't you? I think marami kang magagawa para sa board. Plus, you can best represent the inclusion of regional singers. Alam mo, okay naman yung idea mo, Lele. Kaya lang, anong gagawin ko doon? Hindi na ako, madali na yan. Mauto mo silang lahat. Daanin mo lang sa palakasan ng boses. Babaliw ko talaga. Hindi ko madadaan sa ngawaan yun, no? Alam mo, kung ikaw, dalang-dala mo yan. Kasi ako hindi ko kaya. Arlena! O Raymond, kanina ka pa? Hindi naman. I just noticed na may kasama ka. By the way, you look really gorgeous today. Thank you. Sorry. Raymond, this is Dulce. And Dulce, Hi. This is Raymond. Hi. Actually, no need to introduce her. Sino ba namang hindi nakakilala kay Dulce? Actually, I'm a big fan of yours, and meeting you tonight is a dream come true. Wow! I've actually been to so many of your shows. That's great! Teka, I have to break this conversation, guys, but I have to go. I have a show to catch. So, oh, okay. Mauna na ako, ha? Sabay na ako sa'yo. Hindi, it's okay. Hatid ko na siya. Sigurado ka? Oo naman, okay lang. Oh, okay. Sige. Sige na, baka malate ka. Apurado ah. Hindi naman. Sige na, alis na ako. Maaga pa naman yung gabi para sa inyong dalawa. Just enjoy the evening. You're in good hands. I think. Sige na, Lila. Sige na. Okay, all right, bye. Good night. Good bye. Night. Take care. Bye, guys. Hi. Hi. So, are you enjoying the party? Yeah. That's good. It's great to finally meet you. Same here. Would you like to go out for coffee or may show ka ba bukas? May recording ka ba? Ano ba bukas? Thursday. Wala naman. Meeting lang sa hapon. Oh, yun naman pala. Anyway, maaga pa naman. Tsaka ano ta? Mabilis lang tayo. Pakinindi ka na ng wife mo. Oh. Baby. No, actually, my wife passed. Wala nang naghihintay sa akin. Oh, it's okay. So, ano, okay lang sa'yo to have coffee outside? Saan ka ba nag-park? Ay, hindi, wala ka pa. So, dito na tayo. Dito ako nag-park. Hi. Excited na nga ako eh. Alam mo, hindi ko talaga naisip na makakarating ako sa kung saan-saan. Isa pa lang yan. You deserve it. Ang ganda-ganda kaya ng boses mo. Sus! Nambola ka na naman. Actually, swerte ko nga eh. Kasi dati, I just used to admire you from afar. And right now, look, I'm actually getting to know you better. Naku, haba ko maniwala na ako.
naman ito? Saan to? Mapupunta ba natin to, Brandon? Bernard po, hindi na po eh, kasi kukulangan na po tayo sa oras. Ah, ganun ba? Sayang naman. Sige, next time na lang. Matagal ka na bang nandito? Opo, matagal-tagal na rin po. Tsaka, alam niyo po ba magandang lugar na to? Pero mas maganda pa rin po sa atin. Oo nga eh. Pero ang daming Pilipino dito, no? Oo nga po eh. Tsaka alam niyo po ba, masayang masasaya pag may nakikita silang kababayan natin. Lalo na pag mga artista pong katulad niyo. Naku, huwag mo na nga akong pinupo. Parang tumatanda tuloy ako niyan. Sige po. Wow! Ang ganda nito. Itong castle na to, saan to, Benny? Bernard po, malayo-layo po yan eh. Alam niyo po, mas maganda pag balik niyo na lang dito. Sayang, di natin napuntahan yung iba ngayon. Okay lang yun. At least meron kayong pupuntahan dito sa sunod niyong pagbalik, di ba? Salamat, Bobby, ha? Bernard po. Oh, nga, Bernard nga. Ano ba sabi ko? Lahat po ng pangalan nagsisimula sa letter B na sabi niyo na. Maliban sa Bernard. Naku, kakahiya naman. Sorry, ha? Bali, hindi ko na malilimutan yung pangalan mo. Bernard, Bernard, Bernard. Ano oras na ba, Bernard? Memorize ko na, ha? Mga ano lang po. Mga isang oras na lang po bago mag-check-in. Teka na po, isa tayo. Ay, hindi. Huwag muna. Maupo ka muna. Ito, ang ganda nito. Napunta mo na ba ito? Saan tayo mo napunta? Dulce? Eh, gusto mong kantahin? Cut 6 o 7? Medyo pausa ko. 7 na lang. 7 na lang? Ah, sige. Tapos, meron tayong 4 PM sa RPNI. Parang medyo pagod ako. So, Miss Dulce, standby po tayo. Studio 8 po tayo. Okay, sali lang. So ano, gusto mong cancel ko? Okay ka ba? Kaya mo? Hindi, sige. Sayang eh. Okay. Ah, what's your name? Miss Emily po. Miss Emily, cut 7 yung kakantayin mo. Okay po. Okay lang? You look good. Gabi? O sige, sasabihin ko kay Raymond, ha? Sige. Buisit ng mga producers yan. Eh, kung ayaw nila, eh, diwag, di ba? Hindi sila pumayag dun sa presyo na binigay ko. Masyado daw mahal. Hindi naman daw kasi ikaw si Nora Honor. Kailangan mag-isip pa tayo na bang paraan para pumasok ang pera. Naisip ko lang, paano kung yung naipon natin, ilagay natin sa negosyo. Alam mo ba yung sinasabi mo? Negosyo? Anong klaseng negosyo? Di ba kasi, habang matumal pa yung mga bookings ko, lumalaki na kasi yung mga bata. Oh. Kung magne-negosyo tayo, sino mag-aasikaso? Ako. Kaya ka nga artista, di ba? Kaya ka nga sikat na singer. Yung isang kanta mo, ha? Yung kikitain natin doon, kaya bang kitain nun pag pinasok mo yung pera natin sa negosyo? Hindi. Kailangan lang tayong mag-isip ng ibang paraan, mas maging aggressive tayo sa paghahanap ng bookings mo. Naisip ko lang naman, kasi at least, di ba, hindi tayo aasa sa pagkanta ko lang. Muna na ako? Ako nga pala. Tumawag si Jim para sa meeting ng OPM mamayang gabi. OPM na naman. Iba na pag-usapan na natin to. Ilang beses ko na kasi silang tinanggihan eh. Eh, di tanggihan mo ulit! Pero Raymond, nakaka... Hindi ka pupunta! Ha? Okay? At ano makakontribute mo doon? Puro mga edukado mga tao doon. Ateneo, Lasal, Saints ko. Eh, ikaw, ha? Magkakalat ka lang doon.
foreigners from Cebu. Naku, eh, syempre, masaya, di ba? Mas madami kami, mas maganda. At saka, naku, magagaling naman talaga mga Bisaya. Miss Dulce, maraming nagsasabi na pag-iiwanan ka na raw. Matumal na yata mga showbiz appearances mo. Ano masasabi mo ron? Naku, hindi ko alam kung saan ang galing yan. Pero eto nga, tingnan nyo, puspusan ang pagpapromote ko sa aking bagong single. At ano naman itong narinig namin na blind item na patungkol daw kay Dulce na merong battle in the home front? Gaano to katotoo? Ay, ambot, day. Hindi ko alam. Wala excuse na baka ibang matanong excuse sa lang. Akin. Excuse me. Halika na. Excuse me. Tapos na po yung interview. Thank you. Miss Dulce, Miss Dulce, last question. Tapos na nga eh. Next time na, okay? Thank you. Dito na. Saan ka pupunta? Aalis ako. Bakit ko natigas ng ulo mo? Ha? Ano bang masama kung pumunta ako doon? Singer ako. At singer yung mga tao doon. Kung ano yung desisyon ko, yun ang masusunod, ha? Bakit mo ba pinagpipilitan yung gusto mo? Aalis ako. Aalis ka? Ha? Aalis ka? Aalis ka? Hindi, hindi ka. Aalis ka, di ba? O, sandali. Dito ka lang, ha? Para bago ka naman umalis, meron akong pasalubong para sa'yo, ha? Ha? Halika. Alis, Dulce. Ano? Ha? Ano? Hindi, alis ka na! Madali lang naman akong kausap, alis ka na! Sige na! Huwag na! Gusto mo nang umalis, di ba? Hindi na! Umalis ka na para mabilis na! Hindi ako mahirap kausap! Ha? Hindi ako mahirap kausap! So, alis ka pa? Ay, hindi ka na alis. Oo, punta ko na kay Mami. Hindi ka na alis. Ha? Hindi ka nga. Hindi ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Hindi ka. Hindi ka. Come here. Come here, baby. Come here. Mommy needs to learn something here. Makinig ka sa akin. Kung sa labas, ikaw ang star. Dito, ako ang bida. Ha? Ang tinig ko, ang boses ko lang, ang maririnig sa bahay na to. Ha? Oh, sige. Okay. Oh, sorry, baby. Oh, go na tayo, mommy. Ano, alis ka pa? Restoration and reconciliation has taken place. You know, the Bible says, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. The trouble is a lot of us don't know what the desire is. We think being a big shot performer is the desire of our heart. We think being super rich is the desire of our heart. We think climbing up. Successful career is the desire of our heart. And that really isn't it. You know, what's really important is knowing the Lord. The most important thing in life is to know Jesus Christ. And the second most important is to get your own family relationship together, where you have a solid family, where there's love in the home, where husbands and wives love each other, and you bring up your children in the nurture and admonition of the Lord. So all that fame will go. You can't be a professional wrestler forever. You can't be a model forever. You can't be a movie star forever. You can't stay in the political limelight forever. Kung nakikinig po kayo sa akin, tulungan niyo po ako. Kasi pagod na po ako eh. Hindi ko na po alam yung gagawin ko sa sarili ko. Kung totoo na makikinig kayo, tulungan niyo po ako. Pagod na po ako. Alam mo, matagal na kitang hinahanap.
Hinihingi ko yung number mo sa mga kilala kong producers. Salamat at punta ka. It's great to see you, Bernard. Hindi tayo pwede masyadong magkita sa labas kasi ang hirap na alam mo naman mga press. Nandito ako bilang kaibigan mo. Tsaka tama na nga yung pag-inom mo. Tama na. Uy, concerned. Sana ganyan din yung isa. Tama na. Tama na. Ayaw mo kuminom. Sige. Ano ba? Sana ganyan lang din yung buhay, no? Pag ayaw mo na, tapo mo lang. Naisip ko, paano kung taposin ko na lang ito lahat? Mayroon ko ng pills. Overdose ako. Parang ginawa ni Marilyn Monroe. Kaya lang, wala ako sakaling hihin ang ganda niya eh. Pag nangyari yun, eh di tapos na. Magsalita ng ganyan, ihatid na lang kita pauwi. Tama. Hintay na ako ni Raymond Dear. My Raymond Dear. Sobra akong pupugin sa pagmamahal niya. Paano mo natitiis ang pinagdadaanan mo? May choice ba ako? Kung kanina-nino na ako napunta. Ano bang kulang sa akin? May mali ba sa ginagawa ko? Nagdadasal ka ba ba? Nakikinig bang Diyos sa akin? Oo naman. Bakit siya hinahanap mo ba? Alam mo, ang Diyos, siya mas nahihigit na nakakaintindi sa'yo. Kailangan mo ng taong magdadasal sa'yo at mag-aalaga sa'yo. Paano nga kita sasabihin? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Paano kita sasabihin kung wala ka? Pinagmamalaki mo sa akin na ikaw ang nagbabayad ng tuition fee nila. Yun yun! Sabihin mo na lang sa akin na ako tamad-tamad ako. Masama sa halaman ako ugali ko, ha? Ba't hindi na lang patawag na lang tayo ng press ko? Dapat sabihin mo sa kanila na ang sama ng ugali ko, ha? Kung ano-ano sinasabi mo sa kanila. Ha? Paunti-unti mo akong sinisiraan sa mga tao, ha? Kristo, kailan may di
Dulce! Dulce! Day! Po! Asan ang ate mo? Eh, pasensya na po. Hindi ko napansin umalis eh. Lintik na! Hindi na naman niya sinupot yung taping na kanina! Boy! Boy! Sir! Boy. Sir! Huwag na huwag mong hayaan makatungtong yung babae na yan sa bahay na ito, ha? Mabulok siya! Hindi niya makikita yung mga anak niya. Pag tumawag mami mo, ha? Pag tumawag mami mo, huwag mo sasagutin! Ha? Huwag na huwag mong hayaan makatungtong yung bahay na mabulok siya. Bakit sa loob niya lumayas? Hindi niya makikita yung mga anak niya! Ha? Bahala ka na dyan! Hello? Hello, Day. Andiyan ba si Ronnie? Ay, ma'am. Eh, sabi po kasi ni Sir, huwag ko daw po ibibigay sa mga bata. Please, dahil nakikiusap pa ako sa'yo. Gusto ko lang marinig ang boses ng anak ko. Sandali lang po. Ma'am, ito po si Ron. Salamat. Mami. Ronnie? Ronnie, anak. Anak, miss na kita. Mami. Anak. Balik ka na po dito. Oo, anak. Pupuntahan kita dyan, ha? Pupuntahan kita. Anak, miss na kita. Apo. Pupuntahan kita, ha? Dito po. Anak. Ronnie. Huwag na huwag kong malalamang nakikipagkita ko sa mga anak mo, ha? At makita kita kahit sa concert mo, babariling kita. At sinabi ko na sa'yo, huwag mong sasagutin mga tawag ng ate mo? Ha? Kasi... Ilang ulit ko dapat sabihin yun? Isang beses pa. Isang beses pa mangyari. Day! Day! Nasaan mga anak ko? Ako, ma'am. Sabi po ni Sir, huwag po kayo papasukin, ma'am. Wala po dito yung mga bata. Alam ko na dyan sila. Papasukin niyo ako. Hindi po. Papasukin niyo ako. Mga anak! Parang nangawa. Malis na po kayo. Alam mo to, Day. Mga anak! Parang mo nangawa, ma'am. Alam mo, malis na po. Uy! Alam kayo naman to, eh. Mga anak! Umalis ka dyan! Sasagasaan kita! Parang awa mo na, Raymond. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Hindi ka alis? Ha? Tigas talaga ng ulo mo! Di ba't sinabi ko sa inyo, huwag yung papapasukin yung babae na yan dito? Di ba? Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Lumayas ka dito! Kapal na mukha mo, ha? Hindi kayo nakikinig sa akin, eh! Sinabi ko huwag yung papapasukin yan dito! Kung iniisip natin na pababayaan tayo ng ating Panginoong Diyos, kailanman na hindi niya pwedeng gawin to sa atin. Sapagkat pinangako niya sa Hebreo Kapitulo 13 hanggang 5, ni hindi niya tayo pababayaan, ni iiwanan man. Dulce, kumusta ka? Maupo ka. Ang gusto ko lang naman yung mahalin ako kung ano talaga ako. Kasi kahit noon pa man, yun lang naman talaga yung gusto ko. Ano pang kulang sa akin? Ano pa bang kailangan kong gawin? Buong buhay ko, wala naman ako ibang inisip kundi yung maganda para sa iba, para sa pamilya ko.
wala pang taong aalagaan lang ako. Mamahalin ako. Meron, Dulce. Pero kailangan mo siyang hayaang gawin yun para sa'yo. Siguro, ngayon mo lang ito narinig. Pero, nariyan lang siya, naghihintay para sa'yo. Si Jesus. Tagal ko nung pilit na inaabot lahat ng mga sarili kong plano para sa buhay ko. Pero pagod na po ako. Pagod na pagod. Tulungan mo ako, Jesus. Panginoon Diyos, ikaw lamang ang tanging makatutulong sa iyong anak na ito. At ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, sa kanyang kapaguran, ikaw ang kanyang maging kalakasan. Baguhin mo ang kanyang buhay, ikaw ang umayos ng lahat ng kanyang mga pagkukulang. Patawarin mo siya. At hayaan mo na sa kanyang paglapit sa'yo, ikaw lamang ang makakatulong sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabik na sabik na akong makita ka uli. Namimiss kong naririnig kang kumakanta. Tama nga ang tatay mo. Manang-mana ka nga sa akin. Anak, sumusulat ako para humingi ng tawad sa mga pagkukulang ko sa'yo bilang ina. Sa mga pagkakataong nasaktan kita. Binaliwala. Patawarin mo ako. Ilang araw na rin akong binabagabag ng damdamin ko. Simula nang makilala ko si Jesus bilang tagapagligtas at nang isinuko ko sa kanya ang aking buhay, mas higit kong nakilala ang sarili ko, pati na ang mga kahinaan ko. Araw-araw nagdarasal ako na makita ka uli, mayakap ka. Alam ko na hindi ko madalas gawin sa'yo yun. Hiling ko sa Diyos, dumating ang pagkakataong magkita tayong muli. At sana sa araw na yon, malambot na ang puso mo at handa mo na akong bigyan ng pagkakataon. Mag-iingat ka dyan, anak. Kasama ka sa aking mga panalangin araw-araw. Nagmamahal, Nanay. Thank you.
Hello? 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 Raymond? Dulce. Tamang-tama yung pagtawag mo, ah. Kamusta mga bata? Pwede ko bang makausap si Ronnie? Umuwi ka na dito. Andito ang nanay at tatay mo. Ha? Kailan pa? Pinapunta ko sila dito galing Cebu. Alam kong matagal mo na silang hindi nakikita. Bumalik ka lang dito. Ako na muna ang aalis. Para makasama mo naman ang mga magulang mo at saka yung mga anak mo. Sige, aasahan namin ang pagdating mo, ha? Raymond, sigurado ka ba? Oo naman. O sige, mag-iingat ka. Diyan na ba? Ronnie, anak. Oh, na-miss kita. Tama na, ha? Bye. Umay tayo. Anak, pausog muna, ha? Kamusta ka na? Tay, tagal-tagal na. Mabayo nga. Sa TV na lang kita nakikita. Anak, kamusta ka na? Bago sa buhay ko, Nay. At marami pa akong gustong gawin. Alam ko, marami tayong di napapagkaunawaan noon. Siguro madalas, hindi mo ako naiintindihan. Nay, masaya ka ba na unti-unti ko lang naabot yung mga pangarap ko? Patawarin mo ko, anak, kung hindi ko nasasabi sa iyo, tuwang-tuwa ako sa lahat ng mga ginagawa mo. Aaminin ko, gusto lang kitang proteksyon na noon. Mahirap mangarap ng mataas, anak. Ayokong masaktan ka. Lahat ng ginawa ko yun para sa inyo lang, Nay, sa mga kapatid ko. Alam ko, maliit ka pa lang. Wala ka nang ibang iniisip kundi kami. Di na po importante sa akin na yung pangarap ko. Ang gusto ko na lang po, maging masaya ka sa akin. Patawarin niyo rin po ako, Nay, kung hindi ho ako yung anak na gusto niyo po maging ako. Hindi ikaw ang nagkulang, anak. Ginising na ako ng Diyos sa mga pagkukulang kong yun. Payagan mong makabawi man lang ako sa'yo, ha? Ronnie, halika po. Pakita na natin sa mami mo yung sorpresa natin. Ang sorpresa mo kay mami mo. Pansit. Ang galing naman ang baby ko. Dali, dalin mo ako dun sa dito. Halika, pakita natin sa mami mo. Halika. Ay, naku. Siyempre! Yan ako na! My favorite! Ayan. Dito ka, anak. Dito ka.
Masarap niya, ha? Masarap ang pansin. Sino nagluto nito? Oh! Galing-galing talaga na. Ginagawa mo dito? Ano, kumusta? Kita na kayo nanay at tatay mo, no? So, okay na kayo. Ayos, di ba? Ay, o nga pala. Meron akong binuksan na show sa Australia. Okay? Okay na yung lahat. Ayos na lahat. Maganda dun. Bayad na tayo. Raymond, umalis ka na dito. Wala ito sa usapan natin. Eh, kung mag-thank you ka kaya muna sa akin. Ingrata ka eh, no? Ako na nga, nag-ayos sa inyo ng mag-ina mo, tapos binibigyan pa kita ng shows kahit laos ka na. Ha? Kung di ka aalis, ako na lang aalis. Saan ka po? Saan ka pupunta, ha? Ha? Saan ka pupunta? Papa! Saan ka pupunta? So, kumusta naman yung annulment na final mo, Dulce? Nako, hirap yata sagutin yan. Kumusta naman ang buhay pag-ibig ni Dulce? Ang mahalaga sa akin ngayon ay patuloy na inaayos ng Diyos yung puso ko. At pagbuo na ito ulit, pwede na ulit mag-entertain ng mga manliligaw. So, bali, dito sa album na mga kakantahin mo sa iyong concert, saan ka naman pinaka-relate na relate? Alam mo kasi, lahat ng mga kakantahin ko sa concert na ito, lahat yung galing sa puso ko eh. Alam na alam niyo naman yung mga pinagdaanan ko, no? Pag-ibig, kabigo, pag-asa, pagbabago. Oh, so marami ka na nang paiyakin sa concert na to. Ganun ba? Nako, sana nga. Hindi, pero higit sa lahat, itong concert na ito ay punong-puno ng pasasalamat sa mga taong patuloy na nagmamahal sa akin. At bago ko pala malimutan, naku, kailangan nandun kayo sa concert na yon, ha? Kasi meron akong ipapakilala sa inyo. Naku, secret, syempre. Kailangan nandun kayong lahat, ha? Daddy. Hi, babe. Daddy. My tummy hurts. Kanina pa yan? Oh my God, baby, namumutla ka. Come on. Take you to the hospital. Yeah, come on. Up, Daddy. You okay? You'll be fine. Come on. We have two options, the easy one and the hard one. Dok, ano po ang mas makakadali para sa anak ko? Ang mas madali, we need to make an incision para mawala yung obstruction sa reproductive tract. The harder one, we will need to make a whole reconstruction of the whole organ. Namimiss ka na ng mga anak mo. Raymond. Paano mo sila nagawang iwan? Umalis ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko.
Hindi ko alam kung paano po may babalik yung dati. Raymond, mahal kita. Mahal kita sa maraming dahilan. Pero tuwing sasaktan mo ako, nalilimutan ko yun. Hindi ko nga alam kung anong halaga ko sa'yo eh. Dami lang akong iniisip ng mga panahon na yun. Pinangarap ko lang naman na magkaroon tayo ng komportabling buhay. Gusto ko lang naman ng masayang pamilya. Maging mabuting asawa sa'yo nun. Maging mabuting ina sa mga anak natin. Pero sa ngayon, gusto ko munang maging mabuting tao para sa sarili ko. Sana mapatawad mo ako. So, pagkatapos ng lahat ng ito, anong mangyayari sa atin? Pwede pa rin man tayong maging kaibigan eh. Di lang para sa anak natin, para sa atin din. Total, marami naman tayo mga masasayang pinagsamahan. Sana na dumating yung araw na yun. Pero sa ngayon, ang mahalaga si Rita. Pagkasal natin siya. Panginoon, kayo na pong bahala sa anak namin. Pagilingin niyo po si Rita. Alam ko pong wala pong imposible sa inyo. At alam ko po sa puso ko na hindi niyo po ipagkakait sa akin ang anak ko. Pero kung ano man po yung kagustuhan niyo, ihanda niyo po yung mga puso namin. Nananalangin po kami sa ngalan ni Jesus. Excuse me, sino yung naghahanap sa akin? Kamusta? Okay lang. Salamat sa paggalaw, ha. Nasa recovery room si Rita. Gusto mo siyang puntahan? Hindi na. Ayos lang. Dinala ko lang talaga yung para sa kanya. Tsaka makikikamusta na lang rin ako sa inyo. Salamat. Ang sabi ng doktor, ang tapang-tapang daw ni Rita. Yama na naman pala sa'yo eh. Naku, di ako matapang. Alam mo yan. Salamat nga pala sa pagdadasal niyong lahat, ha? Alam ko kung wala yun, baka nabaliw na ako ngayon. Alam mo, galing din talaga ng Diyos, no? Sumisip at pagka kailangan mo na siya. Alam mo, matagal na siyang nandyan. Hindi lang natin siya pinapansin. Buti hindi siya nagsawa maghintay sa akin, no? Raymond, si Bernard, kaibigan ko. Hi. It's good to hear na okay na si Rita. Tsaka we've been praying for her tsaka sa inyong dalawa. Salamat. Nagising si Rita, hinahanap ka. Ganun ba? Salamat ulit sa pagdalaw, ha? Salamat sa inyong lahat. How are you feeling? I'm better. Where's Mommy? Guess who's here? Mommy! Oh.
You are so brave, baby. I was here the whole time. Mommy, pati na ba kayo ni Daddy? Don't worry, baby. Hindi na kami mag-aaway ng mami mo. Yay! Daddy, I'm hungry. You're hungry? Ano gusto mong kainin? Strawberries. Ooh, I want that too! Strawberries? Saan naman ako hahanap nun? Don't worry, baby. Ha? Bibilang ka ni Daddy ng gusto mo. Eh, ikaw eh. Nagtanong-tanong ka dyan eh. Okay. Strawberries it is then. Oh, ano? Sumama si Daddy? Hanap tayong strawberries para sa sister mo? Yes! Oh, para she feel better. Oh, hanap lang kami strawberries mo, ha? Iwan ko muna kayo dyan. Mommy, thank you for coming home. Hindi muna ako aalis, anak, ha? Magpagaling ka. Mommy, can you sing me a song? Of course, baby. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa tinig na ibinigay niya sa akin. Sa lahat po ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa kanyang sa pagbibigay niya sa akin ng kalayaan, sa kapatawaran at ang restoration ng buong buhay ko. Lahat-lahat sa buhay ko. Napakabuti po ng Diyos. Kung meron mang kayong pinagdadaanan na ganito o meron man sa inyo na parte noon sa naging kwento ng buhay ko na dinanas nyo, sinasabi ko po sa inyo ngayon, pwede pong lumaya. Pwede pong makakita tayo ng magandang umaga. Noon ko po kasi parang ang dilim-dilim ng buhay ko, yung parang ayoko nang gumising, parang sana nawala na lang ako sa tulog ko. Pero ngayon po, binigyan po ng Panginoon ng bagong liwanag ang buhay ko. Noong isinukupo ko po ang buhay ko sa Panginoong Jesus. And yun po ang gusto kong gawin ngayon. Nais ko po kayong anyayahan na manalangin tayo. We ask our Lord Jesus Christ to come into our hearts. And I assure you, meron pong malaking bagay, napakalaking bagay na mangyayari po. At yun po ang pinakamatinding miracle na nangyari po sa buhay ko. I would like to lead you in a prayer. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Kailangan ko po kayo. Hindi ko po kaya ang sarili ko. Hindi ko po kayang ayusin ang sarili ko.
Alam ko po na namatay ka sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa akin upang ako'y mapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, I ask you, Lord, to come into my life, to reside in my heart. Lord, thank you. I receive you now as my Lord and Savior. Thank you for dying for me. Thank you for shedding your precious blood for my sake. Lord, I surrender everything to you, Lord God. Alam ko po, Panginoon, na mula sa araw na ito, na isinusuko ko ang lahat sa inyo, Panginoon. Umaasa ako at alam ko na bibigyan niyo ako ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kalayaan. Salamat po na mula sa oras na ito, meron na po akong tinig na magsasabi po na ako'y malaya na at ako ay inyong anak. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaluoy.